napakisip mo na ba sa iyong sarili mga bagay na ito, Renaldo? Hindi ko maunawa na ang ibig ninyo sabihin. Ray, si Dolores ay walang kamalay-malay sa kamunduhan. Pagkat siya'y lumaki sa koleyo at sa ating pag-aaruga, ito ang kanyang kauna-unahang pag-ibig. O ang inaakala niyang pag-ibig. Samantalang ikaw eh, malaki na ang karanasan mo sa mga bagay na yan. Buhat ng mapon akong nagiging malapit ang kalooban sa'yo ni Dolores ay nakibalita na ako. At napagalaman kong kilala ka sa pagkabuhay niyo. Dorable, iyan po ay hindi yung kinatay na. Hindi na. Ako'y nagbagong buhay na. Kahit sino man sa mga babae na gusto ko nung araw, ay wala akong naisipan o tinanggungan pa sa lahat. Sapagkat buo sa aking isipan, ako'y hindi mag-aasawa hanggat hindi ko nakatatagpo ng isang babae. Nais kong makasama sa habang buhay. At yan nga ako ay si Dolores. Sa una pa lamang namin pagkikita, ay natya ko na sa aking sarili. Siya ang babae nais kong maging asawa. At ina ng aking magiging anak. Darling,
Wala matamat mo. Naalalam pa ako. Ito naman. Ayaw ko lamang magising si Maritas kanina, kaya kita sinaway. O ngayon, ano ba sa balita mo? Hindi naman. Gabi na rin lamang eh. Huli na akong lalakas pa tayo. Gayun pala eh. Ba't hindi pa ikaw nagpunta magisa kanina? Ano? Ako nag-iisang pupunta. Dolores. Alam mo, Ray, kung nandito ako sa bahay, mas panatagal sa loob ako. Kasi, mas gusto kong lagi akong kapiling ni Maritza. Bakit ba si Maritis na lang lagi mong naalala? Panimaritis na lamang. Hindi ba nandiyan kanyang nurse? Sa akin paniwala naman ay kain niyang alagaan ng bata habang tayo wala. Sayang kung hindi niya kayo. At sayang natin pakakakuha sa kanya. Ray, huwag ka sana maghinanap. Ang sinasabi ko yung katotohanan. Ibig kong sumama sa'yo kahit saan, ngunit nababalisa ang aking kalooban kung iniiwan ko sa iba ang aking tungkulin bilang ina ng ating anak. At bilang kabiyak ng inyong puso na siyang dapat tumingin sa ating tahanan. Ray, bakit ikaw ang lalakad? Bakit hindi pa si Don Segundo? Yan na nga, ipiniliwanag ko sa kanila eh. Sa kaya sa kanila eh, higit na mahalaga doon aking pagtingin sa lupa. Ewan ko ba? Matatagal ka ba naman sa Davao? Hindi ko masabi. Tatapusin ko sa lalo madaling pa ng aking gawain. At saka mo malalaman kung matatagal na ako sa sultap tayo. Kung parang rin kung sumasama ka sa akin na hindi, makabakasyon ka pa. Makikita mong Davao. Matutulon mo pa ako. Ito ko kasi eh. Sana nga, pero paano naman itong bahay? Paano si Maritel? Lalo na ngayon, pumapasok na siya. Saka ano, ha? Kasado na ako, hindi ko maiintay si Maritez, ha? Magkano ba naman sabi sa kanya? Pagbalik ba, sabi mo sa kanya ang meron kong pasalubo ng malaking manyika para sa kanya. Iyak na naman yun, pero hindi na bale. Basta huwag mo sanang kalilimutan, ha? Sa karawan ni Maritez, kailangan narito pa na. Ba, hindi ako. Mama, nandito na ako. Mama, ba't hindi ako sinunod ng papa? Umalis eh. Umalis? Sa nagpunta. Sa Dabaw. Hindi na babalik? Babalik yun. Kaya mula ngayon, ako na lang magkikwento sa'yo kung gabi, ha? Pero mag-bihis ka na at para makakain na tayo. At ang sabi pa ng papa mo, pagdating daw niya dito, pagdadala ka niya ng malaking manika para sa birthday mo. Kaya huwag matigas ang ulo mo, ha? O sige na. Oo, mama. Bihis na. Malaking manika. Oo, malaking malaki. Ang iswasan, ilabas niya ang pagkabihis ha, na makakain na tayo. Si, Senyora Goyas. Ano po sa loob? Sino po ba sila? Ako po si Reynaldo Linares. Ah, kaya pala. Sinagbibig niya ako sa akin ng Senyora na kung dadating kayo. Isa din dito sa kanya. Sige na lang. Salamat po. Maupo muna kayo. Sasabihin. Opo. Salamat.
Paano ko ibigin ang isang katulad niyang matanda?
Nahalos lolo ko na. Ngunit ang ganyang kabaitan at mabuting pagtingin sa akin ang siya nagturo, siya'y sundin at igala. Kung gayon ay, wala nang pagkakataon ng pag-ibig sa iyo, puso. Ewan po. Ang panahon lamang ang maaari mo na magsasabi. Ngunit Veronica, ang panahon ay mabilis na nga. Maaaring marating ka sa ganyan mong pag-iisa at pangunguli na. Bahala na. Ang aking kapalaran ay hindi maaaring sukat. Nasa kapalaran yan, ang aking pag-asa at pagtitiwala. Gayon may, hindi ako nakakalimot sa aking panalangin. Sa tagumpay o sa kasabihan. Hindi dapat makalimot ang taong tumawag sa iyo. Veronica, nandiyan ka pala. Ano? Manali mang inigit. O, sino malungkot ka? Alam ko minsan ay dumadala sa akin. Ah, Veronica. Ako'y naparito upang magpaalam na sa'yo. Ito paano usapan natin tungkol sa siyenda mo? Pagdating ko sa Manila, kakausapin ko mga directors sa kumpanya. At ang kanilang magiging pasya, isusunod ko sa'yo sa lalong madaling panahon. Kailan ka babalik? Ewan ko. Bahala na. Bakit? Wala. Wala rin. Ngayon pa'y iniisip na ang magiging kalungkutan mo sa mga araw na nalangay nila ka. Sa konting panahon na inilagi mo dito, nawala ang aking kalungkutan. Sapagkat masaya ka at nakawiwiling nakapusak. Ganyan din ako. Ang mga araw na nakalatay, parang sa higit lamang. Pero di ka, sa ating pagkikiwalay na ito ay hindi ko maalaman kung ganun tayo magkikita. Sasalubong din ako dahil. Huwag na. Bayan mo na lamang ako mag-isip mo. Kailangan sa'yo magpahinga.
Siyang, hindi lamang mahalaga ang lakas ko, pero
Minsan ako nagsasarito eh. Sayang, kalis lamang ni Ray. At matatagal lang siya sa kanya pagbalik. Alam ba niyang darating kayo? Hindi. Hindi ko na tinugon ang huling sulat niya sa akin. Eh kung ganun eh, dito na kayo mamahinga. Kumain na kayo rito at bukas na kayo bumalik sa bayan. Dahil baka siya gabihin eh. Salamat. Kabutit magkakaroon ako ng pagkakataong makausap ko kayo ng sari din. Halina kayo rito. Mabuti naman at meron akong makakausap na hindi naman lubangin na ilip sa pagdating nila. Sandali lang, kukuha ko rin ang kainom. Binabalak na ninyo mamit niyan dito. Si Ray ang bahala niya. Ang usapan namin ay, pagkatapos niyang maayos ang mga ari-arian niya sa Maynila, ay maglalakbay kami sa buong daigdig. At saka sa Hong Kong kami sa kasal. Oo. Oo. Ang mga papeles ko ay ayos na kahapon pa. Si Ray na lang ang iniintay ko eh. Kaya na ako bigla napasugod dito. Oras na malagdaan ni Ray ang lahat ng mga papeles na dalak mo yan. Ay maaari nang masunod ang lahat ng inyong binabalak. Ngunit talaga hindi kayo maaaring maasal dito, kung hindi sa ibang mata. Ano? Napaka dito sa atin ay walang divorcio. At magkaroon man kayo ng spiritual likado, ay kailangan sa ibang bansa kayo pakasal. Yan ang batas at sino mo maghihiwalay. Ang sino man sa amin ay hindi nangangailangan yan. Marahil ay nalalaman ninyo na pag isang taon na akong yuda. Kayo ay wala. Ngunit paano si Ray? Uusikin siya ng patas. Ano ibig mo sabihin? Huwag mo sabihin sa akin, hindi mo nalalaman ang kalagayan ni Ray. Isang nalog ng segundo, kung tutul kayo sa balak namin ni Ray, huwag niyo akong saktan sa ganitong paraan. Ang sinasabi kayo ang katotohan, si Ray ay may kasawa't anak. Kayong pormal sa akin. Ako inyong kinamumuhian. Inyong kinukutya. Sapagkat iniisip niyo na inagaw ko si Ray sa kanyang asawa na ta. Patawarin mo. Ang akala ko ay eh, pagtapat sa'yo ni Ray ang bagay niya. Madalas niya sinasabi sa akin. Susurutin ng aking kunita ng isang panihin ng isang kawawang babae.
Ang ligaya na sa atin ay naroon ang isang asawa at isang anak na lumuluha at nagtitiis nang dahil sa pagkawala ng isang ama. Magbalik ka sana sa kanila. Lalo silang may karapatan sa iyong pagmamahal. Ang nangyari sa atin ay isang karanasan. At ang karanasan yan ay ilibing na natin sa limon. Upang mabuhay na lamang sa alaala, sa pagtitiis at pagsisisi. Ang lahat ng ito'y siyang katotohanan at siyang dapat na mangyari. Saan man ako dalhin ang aking layo, kasama mo ang aking dalangin. Minamahal kita at pinaka-iibig. Alang-alang sa pag-ibig na yon ay nilayo ang kita upang maging lalong dakila ang damdamin ko na para sa iyo lang. Hanggang dito at paalam. Ang panahon ang siyang mabisang lunas upang mapawi agad ang sugat sa matamis na alaala. Pero alisin si Ray. Alam naman niyong mahal siya sa akin. Kaya sa kabutihan ng lahat ay akong lalayo. Nakakatampuhan nga kayo. Alam mo, sa buhay na katulad natin ay nangyayari ang ganyan. Sabalit pag nagkasundo naman kayo ay lalong matamis kaysa dati ang pagtitingin natin. Kung sa bagay, kung may parasanan ni Ray, hindi na pabalik ang dating kaligirahan. Huwag kang pabigla-bigla. Maaari natin ayusin ang lahat. Hindi na kailangan. Buo na ang aking balak. Yari na ang aking putya. Ngayon din ay lilisanin kong dabaw. Aba, hindi na malang ang pagdurahin niya para sa kanya kanya. Tatara na ako. Siya dumaraan sa kanya pati. Ibig ko, ikuha mo ako ng tiket para sa eroplano ngayon. Ang tiket para sa Maynila. Magagawa ko ang tatap. Ngunit ang kinakailangan ko eh. Malaman ang kumina dahil. Kalalaman ko hindi maaari magpatuloy ang kaligayahan namin ni Ray. Sapagkat siya'y may asawa at anak. May asawa at anak? Aba eh. Sino nagkasit sa'yo ng ganyang balita? Hindi balita. Sinabi sa akin ang abogado niya si Don Segundo. At narinig ko silang nag-uusap tungkol doon. Hindi ko kalahin si Ray pala isang lalaking. Huwag mo siya sisimulin.
Kasalanan ko rin ang lahat. Sapagkat natatakot ako sa katotohanan ng pagtatapat niya sa akin. Ayoko nga rinig ang kanyang nakaraan. Kung gayon nagagawin ko ang lahat, ngunit anong gagawin mo sa may nila at doon ka matatakot? Bakit ikaw pa nga? Mabuti na ang ganon. Kung wala ako dito, mapipilitan si Ray bumalik sa kanyang asawa at anak. Bueno, alis na ako upang maayos ang tikit mo sa lalong madaling araw. Isa pa, ipinakikusap ko sa inyo mag-asawa na kahit anuman mangyari, huwag ninyo sabihin sa kanya ang pinuntahan ko. Kayo lang makakaalam at sa inyo lamang ako maaari magsiwala. Atone, sabihin niyo sa akin kung nasa si Veronica. Hindi nakapagsabi sa akin siya nagkaroon dito sa inyong tahanan. Ray, nangyari naman pa siya ni Veronica na ayaw siya matapakita sa inyo. Alang-alang sa iyong asawa at anak, bayaan mo na rin siya. At bumalik ka na daw sa Maynila. Bumalik sa Maynila. Wala nga kung dapat bumalik ka sa Maynila, Atone. Ang kailangan kong makita si Veronica. Masasayang lang ang parang sabi mong pagkakas. Gaya na sinabi ko sa'yo, na hindi mo na siya makikita. Hindi mo na siya makikita. Hindi, Tony. Ang masasabi ko sa inyo eh, hahanapin mo si Veronica. Kahit sana ko sumpong daigig makarating. Ikaw ang bahala. Gusto kitang tulungan, ngunit dapat igana ang kanyang pasya para sa kabutihan lahat. Madre, naparito ako sapagkat nung umalis ako nung araw, nasabi niya sa akin na kung sakali man ako nangangailangan ng iyong tulong ay maaari akong umalis. Nakaupo ka iya. Gaya ng alam mo, sa lahat ng oras, ay bukas ang anong pintuan para sa mga nangangailangan. Magtapag ka iya. At kung makakaya din lang namin, ay maaasahan mo. Salamat po. Wala na akong dapat lapitan kundi kayo. Kayo lamang ang maaari ko pagsabihan ng naging buhay ko. At alam ko, mamamahal niyo ako. At kailangan ko niyo tulong. Hindi lamang para sa akin sarili, kundi pati sa ibang nagkasala na dahil sa akin. At kailangan ko niyo tulong. Dito ako muling titira, katulad ng bata pa. Pupukin ninyo ako. Sa inyo lamang. Ang aking katatahan. Ay maaari mo makalimutan ang iyong asawa. Papa, pinakikiusap ko sa inyo, huwag niyo nang babangitin sa akin si Ray. Lalo na kung kaharap natin si Marites. Ayaw kong malaman niya nangyari sa akin. Ewan ko, Dolores. Para sa akin ang lalong mabuti malaman ng batang yan ang buong katotohanan na wala na siyang ama. Hindi, Papa. Huwag natin imulat ang bata sa ganyang paraan. Ayaw kong sugatan ang kanyang murang kalooban. Sapagkat iniibig mo pa ang lalaking yun? Mahal ko ang anak ko, Papa. Hindi pa siya nahandang tumanggap ng kabiguan. Nalalaman ko, Dolores, na mahal mong iyong anak. Subalit ang hindi ko maintindihan kung anong ibig mangyari ni Ray. Ibig ba niyang itali ka sa habang panahon samantalang nakikisama siya sa ibang babae? Papa. Lagas ay lagas ang pagkitiwala mo sa lalaki niya. Pero kung ibig niyang magbalik sa iyong piling, walang maaaring makapigil sa kanya. Kung kinatakot siya ng babae. Tinatakot. Aba, Dolores,
Ako'y lalaki rin at walang maaaring makapigil sa akin. Kung nakinig ka lamang sa akin, anak. Kung nakinig ka lamang sa akin, ay... Huwag na nalopo pa. Huwag na natin pag-usapan ang bagay na yan. Sumama ako sa inyo dito upang mapahinga ang aking isip. Iniwan ko ang aming tahanan upang maiwasan ko ang lahat ng bagay na nagpapaalala sa akin kay Ray. Ngunit ngayon... Oo nga. Iniiwasan mong pag-usapan natin ang iyong asawa. Samantalang wala naman laman ng iyong isipan kung hindi siya. Tignan mo yung sarili, anak. At itong masasabi ko sa'yo. At ito'y pakatandaan mo. Sa oras na dumalang yung karamdaman, ay mapipilitan akong utangin ang kanyang buhay! Huwag ko pa. Huwag ko anisip ng ganyan. Anak, limutin mo na siya. Limutin mo na siya alang-alang sa iyong anak. Bago lamang siya, ngunit napakausay at napakabay.
Kaya ang hindi pagsasama ko siya sa laging madaling tanong. Kung bahawal. Yung sabagay, sa bawal na bawal sa pautusan dito, ang hiningi niyang tulong. Gayun man, alang-alang kay Don Alfredo, na siyang pundador ng bahay ampunang ito, ay gagawin namin ang aming magagawa upang kayo matulungan. Maraming salamat po, Matre. At tiyong matutuwa si Don Alfredo kapag naisama ko ang sino mang inakala ninyong mabuti sa pag-aalaga ng bata. Wala na iba kung hindi sa kondisyon. Sisihan siya sa gawaan niyo. Malaking pagtitiwala ko sa kanya. Maraming po salamat. Mayangit ako na ang bahala makipag-usap kayo sa konsepsyon. Kailangan, Doktor. Si Sir Konsepsyon ay ibabalik niya dito. Susundin araw-araw habang hindi pa magaling ang may sakit. Opo, Matre. Alam ko po ang kautosan niya dito. Masusunod pong lahat ang inyong ibig. Pagpalaan na ba kayo ng Panginoon Diyos? Tutuloy na po ako. Ba't ko parang balik dito? Hindi ba sabi ko sa'yo? Sa pagkakataon mo ito, kailangan sumama ka sa'kin sa medyo. Hindi sa ano pa mang bagay, kundi alang-alang sa'yo man. Si Martes. Oo. Oh. Ano nangyan sa kanya, Segundo? Malupa siya. Wala siyang tinatawag ko, hindi totoo sinasabi ko siya. Dere, totoo ang aking mga sinasabi sa'yo. Kaya't sinabi sa'kin ni Dr. Ilaga na hanapin kita. Iuwi kita sa lalong madaling pa. Wait. Wala na akong mukhang iharap pa sa kanila. Ngunit alang-alang sa'yo. Iligtas mo ang kanyang buhay. Si Dr. Ilaga ng pangalan sa'yo. Kaya itong pinatadahin natin, siya na magpapaliwanag sa'yo na lang. Alang-alang sa akin na lahat. Dore. Sila si Sir Concepcion ang makakatulong mo sa pag-alaga sa bata. Madre, sila si Ginang Dolores Linares. Ayan po ang aking tignan ng anumang bagay maliban sa kapakanan ng iyong anak. Alam ng Diyos na mahal ko ang anak. Silang lahat ay mahal ko. Ang inaralan ko lang ay para maging maramot sila sa pagkaunawa sa nangyari sa aking buhay. Kung bahala rin, ayat tayo na. Buhayin mo yun doon. Mabuti naman. Kailangan na niya magpahinga. Papa! Saan ba ako? Marites. Ano? Para ay nabalitaan ninyo.
ang nangyari tungkol sa aking mag-inaral. At tungkol sa ramang naging lagalaga para pabayas sa kanyang tangkulin. Ako po'y bumalik, Marte, upang humarap sa katotohanan. Salamat sa Diyos. Sa wakas ay nagkaroon din ng mabuting bunga ang panalangin ng mga kaluluwa. Nagulugot kita ng labis na kapigat niya. Napaglingkuran ko na ang iyong asawa. Gayon din ang iyong anak. Pabayaan mo na may libing salimot ang nakaraan. Ang nakaraan ay isa ng tiglog na aklat na hindi na dapat pala. Ewan ko kung ano aking gagawin. Tulungan mo upang lutasin ang mapait na pangyayari sa akin. Kakausapin ko na si Dolores. Natitiyak ko tatanggapin ka niya. Buti na ang kanyang kalagayan. Saglit ako nakatulog kasi sunod-sunod lang ang gabi ng ating pagpupuyat eh. Siya nga. Salamat naman at napahinga ka. Ngayon ay magiging maayos ng lahat. Eh kayo, dapat magpahinga na rin. Masyado na kayo napapagod sa pag-aalaga sa amin. Katungkulan ko yan, Dolores. Sanay tayo sa kanyang pagbabantay. Kahit na ko, kailangan din ninyong konting oras ng pagtulog. Eh, ang papa, nasa silid pa ba ni Maritel? Natutulog na si Dolores. Esya, ako lang muna mag-aalala si Maritel. Dito lang muna kayo magpahinga at saka ako na kayo pagigising kung kailangan. Dolores, bago ka magtungo sa silid ng iyong anak, kailangan mag-ayos ka. Hindi kong nakahanda ka sa inyong pagkikita. Nakahanda? Bakit ho? Dumating ang iyong... ang iyong asawa. Labis ang pananabik na inyong asawa makita ka. Ngunit pinigilan ko dahil sabi ko yung kakausapin niya kita. Hindi. Hindi ko siya gustong makita o makausap. Hindi ko siya kailangan. Ngunit kailangan siya ng iyong anak. Alang-alang kay Marites, bigyan mo pa siya ng bagong pagkakataon. Hanggang kay Marites na lamang. Ngunit sa akin ay hindi na kailangan makipagkita pa siya. Huwag kang maging maraha sa iyong pasya. Dalawang buhay ang maaari mong iligtas. Si Marites at ang kanyang ama. Kung nagsisisi si Ray, eh bakit ngayon lamang niya naisipang magbalik? Naitanong ko nga sa kanyang bagay niya. Ngunit siya'y nahihiya at hindi niya malaman kung anong gagawin niyang pagharap sa iyo ng kanyang ama. Ngayon ay ibang-iba na siya. Nakausap ko siyang matagal. Ang asawa mo'y larawan ng isang lalaking nagdanas ng katakot-takot na hirap. Maaari ba siyang magdanas ng hirap sa piling ng babaeng pinili niyang pakisamahan? Aligayahin ang higit sa aming mag-ina. Ganyan ang paniwala mo. Ganyan ang kanyang ginawa. Ngayon bumalik siya, labis ang kanyang pagsisisi. Ang babaeng kinamumuhian mo'y parang bulang sumipot at bigla ding nawala. Kapwa sila nagsisisi. Nagsisisi. Ang ganong uri ng babae hindi marunong magsisisi. Maaaring natutuwa pa nga siya kung malaman niyang nakapagdulot siya ng kapigatian sa kanyang kapwa. Kung malaman niya nakapagwasak siya ng tahanan ng iba, kilala niya ang ugali ko sa organisasyon. Nalalaman niya kung gano'n siya kamahal sa akin. Kung nagbalik lamang siya at sinabi niya sa akin ang katotohanan, sa palagay ba niya, hindi ko siya patatawarin. Wala akong may tatayo sa iyo, kundi para sa kabutihan ng lahat. Ang kailangan ay makausap mo siya. Huwag kaunawaan kayo. Ayoko.
hindi ko magagawa makapagtiis sa kanya. Nakapagtiis na rin lamang ako ng mahabang panahon ay gagawin ko na ang gayang habang buhay. Huwag din yung ipagpilit ang kausapin ko ang lalaki niya. Sapagkat niya makita siya, ayaw ko. Kaya hanggat naririto siya, alis na muna ako. Pinakot ko nito ng sweto. Hindi ba kayo rin nalang sabi na mahal ko yung magtiis, alang-alang kay Marites? Higit niya mahal si Ray. Kaya hindi na mapapansin ni Marites na sakaling ako'y mawala. Lalong dating ng gawain ang magpatawad sa isang pangalanan. Sa panot-pano man, ay makakaharap kayo ng imunugang sa ibang araw. Bakit hindi pa ngayon? Siguro iniiwasan kung may mangyari pa sa akin. Sapagkat kung hindi ako makapagtitigil, ay lalo lamang makasasama kay Marites. Kilala ko kung nukalit ang nasa ito. Sa konting panahon ay tinira ko rito ay, alam kong hindi yung gagawin ng gayon. Kayo laging maawain at mapagpatawad. Oo. Ngunit hindi sa katulad ni Ray. Hindi sa katulad ng lalaking yan na nagdulot ng lalong mapait na kasawian sa buhay ni Dolor at ni Marites. Sinubok lamang kayo ng Diyos. Ngayon ay mabuting pagkakataon upang ipakita ninyo kung hanggang saan naabot ang kadakilaan ng inyong puso. Hindi. Kailanman ay hindi ko na siya mapatatawad. At kung kaya lamang siya nakatuntong sa pamamahay na ito, ay dahil lamang kay Marites. Alang-alang kay Marites, nalalaman ko maaaring niyong pag-aralan na siya tutuharin. Ano ba ang sabi? Sinabi kong bumalik ka na. Kinaupo ko siya ngunit kaya ng dati. Ayaw niya ako, Martina. Talagang namumuhi sa akin si Dios. Pinahon ka. Ipanatag mo yung kalooban. Magtiis ka sapagkat. Pa? Marites. Narito po iya. Pinapantayan kita. Pala. Parito ang papa mo. Nakalimutan mo ba yun? Nagpaw ka nakatulog kay kausap pa kita. Kaya nga pala nakatulog ako. Asan ang mama dito? Ba't wala dito? Aba, narat ka bilang si Lee, nagpapahinga pa siya. Alam ba yung mga nandito ka? Hindi pa yan. Kaya kung papayagan mo ako eh. Punta ko siya. Paano? Kung makikita ka niya, matutuwan. Sige nga, sandali lang ha? Ikaw man ay nasa loob ng aking pamamahay, ay hindi nangangahulugang kaming magamay sumusuko sa iyo. At hindi pa rin nangangahulugang ikaw ay pinatatawad na namin sa malaking kahihiyang ginawa mo sa aming angkan. Napakawalang kwenta mong lalaki, Reynaldo. Niwalan mo ng kabuluhan ng pagmamahal ng iyong asawa at anak. At pati ng aking pagtitiwala sa iyo, itinamay mo. Ngayon, sana rin ang walang iyang babae niyan. Sana rin, Reynaldo. Kung kaya sasabihin mo kayo sa babae niyo, eh. Ako na pong inyong mura. Ako ang nagkasara. Ako ang dapat niyong parusahan. Kawawa. Sinong kawawa? Nakawa ka sa babae niyo samantalang sa asawa mo, hindi? Wala akong kasalanan si Veronica, Papa. Ipinagtatanggol mo pa ang babae niyo. Nang dahil sa kanya'y natiis mo ang iyong asawa. Nang dahil din sa kanya'y inulila mo ang iyong anak. May kasalanan, Papa. Huwag mo kong tawagin, Papa. Sapagkat ay ikinahihiya kitang maging manugang. Kung hindi lamang dahil kay Marites, marahil ay nakita mo kung ano nangyari sa ating pagkikita nito. Gawin na rin niyo ang ibig niyong gawin sa akin. Tatanggapin kong lahat. Huwag lang itatakay ang pangalan ng isang babaeng... Ng isang babaeng nakiapit sa isang may asawa. Isang babaeng labis na nagpakasakit. Upang maibalik ang nawalang kaligayahan ng isang tahan. Tama na, Renal.
Minsan ay naniwala ko sa iyong salita. Minsan ay nakuha mong pagtitiwala ng aking anak. Ngunit, katotohanan po sinasabi ko sa inyo. Katotohanan? Ipinagtatanggol mo ba ang babaeng yan sapagkat higit mo siyang minamahal kaysa kay Dolores at iyong anak? Si Sir Concepcion ay malaking naitulong niya sa aking asawa at sa aking anak. Kaya siya napamahal sa inyo. Ngunit, higit sa lahat ay alam ko'y ginagalang ninyo siya. Butang na loob, Rinaldo. Huwag nating idamay ang pangalan ni Sir Concepcion sa ating usapan. Sapagkat nalalaman namin ang kanyang ginawa. Nang dahil sa kanyang pakiusap ay kung kaya ka naririto ngayon, hindi ba? At kung hindi sa kanyang pagmamalasakit, marahil ay dinatnan mo pa ang kanyang iyong anak at bariw ang iyong asawa. Hindi ako dapat inyong malaman. Si Sir Concepcion ay may kinalaman kay Veronica. Inahakay mo ba ko sa isang kasinungalingan? Hindi ko. Dahil sa kanyang pagmamalasakit. At gumawa ng lahat ng paraan upang ko'y may balik sa matwid na landas ng buhay. Sapagkat si Veronica ay si Sir Concepcion. Nung nakilala ko at minahal, ay isang lalaking matapat. Butihing ama at lirang asawa. Ngunit ang Reynaldo ay isang lalaking sinungaling at isang amang naging pabaya sa kanyang tungkol. Hindi ko matatanggap ang paratang usahin. Sapagkat bago ang lahat, inisip ko muna ang kinabukasan ninyong mag-ina. Bakit? Salapi lamang ba makapagpapaligayan sa buhay ng isang tao? Dahil basta kaming mag-ina, iniwanan mo ng kayamanan ay nangangahulugang hindi mo kami pinabayaan. Nalalaman ko kung gaano kasakit ang nagawa ko pagkakasama sa iyo. Kung maaasahan, kapwa natin hindi mo rin. Ang mapait na gulitanan ka. Maaari kong sabihin sa iyo kung bakit ko nagkagalit.
Ngunit ayaw ko ng panalimin pa ang mga sugat ng iyong pita. Na ngayon ay maaari natin ang iyasa. Dolores, pinakaibig kita. At nalalaman kong may pagtingin ka pang nalalabi para sa akin. Ang damdamin niyan ay sapat ng puhunan upang tayo makapagpanibagong buhay. Upang tayo makabalik na muli sa ating pinanggalingan. Hindi ko sinasabi ako'y hindi na magkakamali, ngunit ipinakikiusap ko sana sa iyo. Bigyan mo ng halagang pagkakalapit natin ito na kaloob sa atin ng Diyos. Ang lahat na ipinagtapat ko sa iyo ito'y pawang katotohanan. Sa bye.